Sa Quezon City na may pinakamalaking voting population sa Metro Manila, piniling mag-ikot ni presidential aspirant Bongbong Marcos at katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa lungsod din nanalo si Marcos Jr. at Pangulong Duterte noong 2016. Live mula sa Quezon City na sa frontline na balitang yan, si Dale De Vera. Dale, kamusta ang pagtanggap ng mga taga-QC? Paolo Marga, maaga nagsimula ang caravan ni na presidential aspirant Bongbong Marcos at kanyang katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte. Pero maaga pa lang, bumigat na ang trapiko sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue dahil naokupa ng kanilang mga supporters ang halos kalahati ng kalsada. Maaga pa lang, nagtipo na ang mga taga-suporta ng Marcos Duterte tandem para sa kanilang unang motorcade dito sa Metro Manila. Kasama ng tandem ang kanilang mga pambato sa Quezon City na sina mayoralty candidate Mike Defensor at si Winnie Castelo. Mula Commonwealth ay tumulak ang caravan papunta sa Quezon Avenue at inaasahan nga na titigil ito dito sa Welcome Rotonda sa boundary ng Quezon City at ng Maynila. Matatandaan na unang pinlano ng malayang Quezon City ticket na magkaroon sana ng pagtitipon sa Quezon Memorial Circle. Pero ayon sa partido ay tila pinahirapan sila makakuha ng permit. Ang Quezon City ang may pinakamalaking voting population sa Metro Manila. Kung babalikan ang naging resulta noong 2016, makikita ang nanalo rito si Bongbong Marcos at ang ama ng kanyang running mate na si Pangulong Duterte. Tutulak naman bukas sa Cavite ang caravan ng tinaguriang Uniteam. Paolo Marga, mamaya ay susubukan nga natin na makuha o kuhanan ng pahayag ang standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas na si Bongbong Marcos kaugnay doon sa mga bagong disqualification case na ibinato sa kanya. At sa ngayon, ito, hinihintay pa ng kanyang mga taga-suporta, na taga-suporta nilang dalawa, ni Mayor Inday Sara, dito sa Quezon City, sa Welcome Rotonda, ang tandem na Marcos Duterte. At although medyo nagkaroon ng konting pagbagal lang doon sa motorcade dahil nagkaroon ng konting aberya kanina na nag-overheat yung sinasakyan ng magka-tandem. Paolo Marga. Alright, maraming salamat sa update, Dale De Vera.